Welcome back mga ka-DIY. For today's video, kung naalala nyo yung ating micro solar generator, ito yan, di ba? May gagawin tayong upgrade kasi yung original build natin, ayan, andito yung board, wala tayong nalagay na BMS kasi ito palang board na to, kaya niya i-drain hanggang 2 volts kasi at 2 volts, kaya niya pa rin i-boost yun up to 12 volts. So yung 2 volts, masyadong mababa na yun para sa ating 18650. Ang ano natin, dapat at least 2.5 na cut-off voltage para medyo safe, 2.7, 2.5. Safe pa yan sa ating 18650 batteries. So dahil walang cut-off voltage to na, ay meron naman, kaso sobrang baba, hindi safe sa ating 18650. Lagyan natin to ng 1S BMS mga ka-DIY. Update lang for safety para hindi masira kagad yung ating battery. So bumili ako online. Ito, bagong-bago pa. Buksan natin. Ayan, naka-box pa mga ka-DIY. Thank you. Thank you daw for buying. Salamat. Ay, siya nga pala, kung di nyo pa napapalo yung DIY Pinoy Shop, ha? Check nyo yung link below. Please follow. Salamat. May in-order din pala akong battery dun sa shop. Kasi, gusto ko i-test din natin. Kasi, 68 pesos, 2,200 mAh yung capacity niya. So kung tutusin, mura yon compared sa ibang battery. Kasi ayan, no? 2,200 mAh, 68 pesos, brand new. So testingin natin kung legit. Kasi kung legit, i-recommend ko na bilhin nyo to. Kasi sa presyo niya, swak na yon. 68 pesos for 2,200 mAh. Kaso parang magaan. Pero tingnan natin later. Ite-test natin yan. Yan. Tapos, ito yung BMS. Uy, napakaliit. Ayan siya. 1S lang kasi to mga ka-DIY. Kasi wala naman siyang balancing feature. Kasi wala naman siya ibabalance. Kasi 1S lang. So, ang function niya talaga is over-discharge, overcharge protection. Yun lang naman yung gagawin niya. So, idagdag lang natin to. Sobrang dali lang naman eh. Kumbaga yung battery, dito natin ikakabit. Tapos yung output niya, ito sa labas. Ito na yung papunta sa boost converter. Kabit na natin mga ka-DIY. Siya nga pala, sa mga nagtatanong paano ba maghinang properly, ang kailangan nyo lang is soldering iron. Wala namang special sa soldering iron ko. Basta bago ko siya gamitin, pinapainit ko muna siya ng matagal para sure ako pag ginamit ko, mainit na siya. 40 watts lang din naman ito eh, yung common lang na soldering iron mga ka-DIY. Tapos ayun, magandang lid para tunaw ka agad. Ichiban, tsaka ito, ayan, maganda rin to. Yung Ichiban, maganda yon kaso medyo mahal. So ayan, ang liit. So, ayan mga ka-DIY, nakabit na natin ang ating BMS. Sobrang dali lang, di ba? Yung battery, papasok sa, ikakabit natin sa B-negative, tsaka B-positive. Tapos, yung P-negative at P-positive, ikakabit naman natin sa battery input ng boost converter. Mga ka-DIY, na-test ko pala to overnight, kinabit ko yung DC pan namin ng low speed. So, doon ko napatunayan na i-drain niya talaga below 2.7 volts kasi nalobat talaga siya ng sobra kasi pag pinipindot ko yung power bank, hindi na siya umiilaw. Indicator yon na sobrang
sobrang nalobat na siya, pero gumagana pa rin yung DC fan. So, delikado yun, mapapadali yung buhay ng battery. So, ganyan lang kasimple idagdag yung ating BMS. Ngayon, testingin natin kung may output pa siya, mga ka-DIY. Ang ating mahiwagang tester. Testingin natin, mga ka-DIY. Okay, nagre-reflect pala. Kita nyo ba? Op, meron. Ayun. Okay naman mga ka-DIY, meron pa rin tayong DC output. So, ayan. Pwesto ko lang, lagyan ko na lang ng caption tape. So, sa mga gagawa ng ating microsolar generator, idagdag niyo yung BMS ha, para safe yung battery at hindi kagad masisira. Tapos additional pa nga pala mga ka-DIY, nakita nyo naka-glue yung battery, ginulo ko. Kasi kapag kinulos mo na yan, posibleng dumaus-os, halimbawa, pinaship mo yung battery, pwedeng mausod-usod siya eh, kaya nilagyan ko ng glue, naka-glue siya, naka-fix. Ayan, balik natin yung tape natin. Gumagana pa ba yung ating power bank? Yun. So, ayun lang para sa update ng ating microsolar generator. Tapos, tested ko rin naman siya na charging mga ka-DIY. Super legit. Na-charge naman siya nung ating 10-watt solar panel. Pag kumulimlim nga lang, syempre hindi niya mapu-fully charge. Pero kung hindi naman siya lobat na lobat, walang problema. So, ayan. Okay. Next, i-test naman natin itong battery mga ka-DIY. Kasi kung legit to, recommend ko na bilhin nyo. So, kagaya ng dati, magkakaroon tayo ng controlled battery test. Ito yung TP. So, ayan yung controlled battery natin. Tapos ito yung for testing natin na 68 pesos, 2,200. Sana legit mga ka-DIY. Kasi kung totoo yung capacity nito, pwede na. Pwede na yung 68 pesos sa 2,200 mAh. Kaso parang magaan eh. So, tingnan na lang natin kung ano yung magiging resulta. So, saksak natin. Normal test tayo. 1,000 mAh na current charging. Yan. Cell number 4, active. Cell number 3. Cell number 2. 3.8 volts at cell number 1. So brand new to, old stock, tapos 3.8, medyo mababa ah. Siguro matagal naka-stock to sa seller mga ka-DIY. So i-charge muna yan ni Kalito. Charge niya muna yan and then balikan natin after siguro 4 na oras. So update ko kayo after 4 hours mga ka-DIY. Ayun, mga ka-DIY, after 5 hours of testing, nakikita nyo ba? 4.59, tapos ito, 5.07 hours. So, legit yung ating battery na 68 pesos, 2,200. Ayan. Kasi yung actual capacity niya ngayon is 2.5. Tapos yung controlled natin na TP, ayan, 2.5 din. Itong isa medyo mababa ay 2.2. Kasi hindi naman brand nyo itong mga to. Itong brand new, ito ay second hand na. Ayan o, 2525. Pero baka nagtataka kayo, bakit 25? Eh samantalang yung nakalagay dito is 2200 mAh. Yun kasi is dahil itong 22 na to na capacity, reference yan, ang discharge current niyan using 5C or 11 amp discharge. Kaya yan yung makukuha mo, mas mababa. Ang discharge current natin, di ba? Ang charge current natin is 1 amp. Ang discharge current nito, 500 milliamp based sa manual ni Lito Kala. Check nyo lang yung video natin kay Lito Kala.
andun kung paano ko diniscuss yung about kay Lito Kala, na ang discharge current ni Lito Kala is 500 milliamp lamang. So yun is equivalent to 0.2C. Unlike ito, yung 2 na to, discharge current niyan during testing is 5C. So mas mataas na current discharge, mas mababa yung capacity makukuha. Bakit? Kasi 'di ba meron yang internal resistance mga ka-DIY. So mas mataas na current yung dinidischarge mo, yung resistance na yon mas mataas yung voltage drop na makukuha kasi mas mataas yung current na dumadaloy sa kanya. Mas iinit yung battery. So kay Lito Kala, nakaset siya ng mas mababa para siguro secure kasi minsan iiwan mo eh. Kahit uminit man, hindi ganon kasi mababa lang yung discharge current niya. So kung gusto nyo i-discuss pa natin about dun sa discharge curve sa 5C, kung ano yon, bakit nga, ayan, 2-2, tapos yung actual natin, 2-5, pwede naman natin gawan ng isa pang video mga ka-DIY explaining yung mga yon. Pero dito sa testing natin, successful yung update natin ng micro solar generator, tsaka legit itong mga battery na to. So kung interested kayo ng brand new 68 pesos 22 na capacity or 25 depende sa discharge current, check nyo na lang din yung link below, ilalagay ko mga ka-DIY. So kung nag-enjoy kayo sa mga video natin ka-DIY, please don't forget to hit the like yan dyan, gawin yung blue subscribe button at saka click nyo na rin yung bell para ma-notify kayo once na meron tayong bagong video, mapapanood nyo kagad mga ka-DIY. So thank you for watching!